Mahabang paghihintay na hindi sa ganitong paraan gustong magtapos ng marami. Ang mag-asawang Orlando at Nena Prisca Bagay, bangkay na ng ma-recover ng mga rescuer mula sa guho sa Bontoc Mountain Province. Hindi na rin sila maipagduluksa ng anak nilang si Lani Beth at manugang na si Darwin na pumanaw rin sa trahedya. Pati dalawang apo ng mga bagay, hindi nakaligtas. Gayunman, hindi sayang ang 12 oras na paghanap sa landslide na sinasabing dulot ng ulang ibinuhos ng bagyong Ompong. Dahil sa hindi pagsuko ng mga rescuer, dalawa ang nasagip. Sa Banawe, Ifugao, hindi lang mga nasirang tirahan at naharangang daan ang dulot ng landslide. Sinira rin ito ang ilang bahagi ng hagdan-hagdang palayan na tinaguri ang World Heritage Site ng UNESCO. Sa Lawag, Ilocos Norte naman, wala nang mapapakinabangan sa mga pananim na palay. Lahat yung mga pananim mo nasira? Nasira, pati mga bahay, mga gulay namin. Malaking bahagi ng Luzon ang bugbog sarado sa hagupit ng bagyong Ompong. Sa gitna ng pananalasa, missing in action daw ang 10 mayor mula sa ilang probinsya sa Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Kaya iimbestigahan sila ng DILG. Mag-i-issue kami ng so-called order after verification na kung talagang wala sila doon. Ayon sa DILG, maaring masuspende ang mga mayor kapag napatunayang wala nga sila sa kani-kanilang lugar nang tumama ang bagyong Ompong. Posible rin daw silang matanggal sa pwesto kapag nalamang hindi ito ang unang beses na iniwan nila ang mga nasasakupan kahit pa may kalamidad. Kung wala yung mayor, parang walang authority. Nitong Biyernes na bisperas ng pagbayo ng bagyong Ompong, ilang lokal na opisyal ng Cagayan ang naiulat na nagpunta sa Malacañang para mag-tour. Sa Cagayan pa naman mismo naglandfall ang bagyong Ompong madaling araw ng Sabado. Sa isang pahayag, kinumpirma ni Executive Secretary Salvador Medialdea na mga local official nga ang nag-tour sa Malacañang at nakipagpulong sa kanya. Kanselado na dapat ang tour pero dahil nasa Malacañang na ang karamihan sa mga alkalde, itinuloy na rin ito. Pero hindi pa masabi ng DILG kung kasama sa grupo ang 10 mayor na iimbestigahan. Bago niyan, ilang araw nang ibinababala ng pag-asa na Biyernes o Sabado tatama ang bagyo sa Cagayan. Ako si Victoria Tulad, ang inyong saksi.